Magandang araw po sa inyo, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aking puso na ang bawat isa sa inyo ay datnan ng pamamahayag na ito na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Bago po ang lahat, nais ko po munang magpaabot ng pakikidalamhati sa buong sambahayan po ng mga Atanasio sa pagpano po ng kanilang ama ng tahanan, ang Tatay Noli Atanasio o ang Tatay, ang Kakang Apolinario Atanasio ay sumapiling na po ng Panginoon. Ang kanya pong viewing ay sa darating po na June 15. Ayan. So, June 15, 16 ang kanyang viewing. Dito po yon gaganapin sa Glen Eden sa Winnipeg. At ang kanya naman pong araw ng internment, ito po ay idadaan po sa Winnipeg Unida Christian Church sa 465 Atlantic sa ganap pong alas 9 ng umaga. So, para po doon sa mga kaibigan ng Kakang Lole Atanasio, alas 9 po ng umaga sa Winnipeg Unida Christian Church araw po ng Sabado sa June 17. Iyan po, yung po yung kanyang internment. Pero ang internment po ay gaganapin ay ililibing po siya sa Glen Eden. Ayan. Pero may worship service po ng alas 9 ng umaga ng araw po ng Sabado, June 17. So, yun po. Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Ang atin pong pag-aaral ay continuation ng atin pong nabinbin na pag-aaral noong nakaraang linggo pa ho ito. Ano po? Ang title po ay There Are Only Two Religions in the World. Part 2 na tayo. At noon pong nakaraang tinalakay natin ito, na-discuss po natin na ang una pong religion, na yung pong sinasabi na if you will do such and such, God will graciously bestow His blessing upon you. Yan po yung isang relihiyon na I will do religion or if you will do religion. Ibig sabihin yan, yung ikaw ang siyang may kapangyarihang magpasya, ang tao ang nagpapasya, sa karunungan at lakas ng tao, pwede niyang makamit ang kanyang kaligtasan. Yun po yung relihiyon na yun. At yung other religion is the message of the Bible, which is the gospel of free grace. So, ano po ba ang ibig sabihin ng if you will do religion? Ayan po, ang ating pagpapaliwanag dyan, katulad po nung nakaraan, the if you will do religion, notice carefully the three key words. Ano po? If you will. Yung if you will do religion, God's forgiveness is possible only if, God's forgiveness is possible if you, and God's forgiveness is possible if you will. So, yan po yun. No? Medyo in-elaborate lang natin. So, God's forgiveness will only be possible if you will. Meaning, if you will allow Him. If you will not allow Him, then God has no power to save you. Parang ganun po yan. Yung pong relihiyon na yan ay nagpapakita na ang pagliligtas ng Diyos ay nakasalig sa iyong pagpapasya. Nakasalig kung pahihintulutan mo siyang iligtas ka. So, iyan po yung if you will do religion. Ipinapakita po ng pananampalataya niya na ang Diyos ay mahina, kulang ng sa kapangyarihan para magligtas ng kanyang maibigan. Ibig sabihin, yung biyaya ng pagliligtas ng Diyos dyan ay nakasalalay sa kapasyahan ng tao kung gusto niya o hindi. Kung ayaw niyang maligtas, eh hindi siya maliligtas. Pero hindi po ganon ang tinuturo ng Biblia. Ano po? So yung failure po and ultimate success of that religion is determined solely by the will of man. Yung tagumpay at ang failure ng relihiyong yan o yung if you will ay nakasalalay sa kapasyahan ng tao. Hindi po sa kapasyahan ng Diyos. Kasi po, ang Diyos, bagamat may kapangyarihan sa relihiyong yan, ay walang power kung hindi pahihintulutan ng tao. I hope naiintindihan niyo po.
So everything depends on an if and on you and on your willingness to do your part. Yung relihiyon na yan ang napakarami ngayon. Yung relihiyon yan ang laganap sa ngayon. Yan ang turo ng maraming mga pastor na ikaw ay maliligtas, ikaw ay ililigtas ng Diyos kung papayagan mo siya, kung tatanggapin mo siya, kung pahihintulutan mo siya na nakasalalay sa desisyon ng tao ang kaligtasan. So, totoo nga po ba ito? Ito nga po ba ang biblical view of salvation? So, ito nga po ba yung pinakapuso ng Biblia tungkol sa pag-ibig at pagliligtas ng Diyos? So, yun po yung ating pag-aaralan ngayon. Ano po ba ang biblical? Ano po ba ang message ng Bible? Ito po yung second religion na ating tatalakayin. The religion or the gospel of free grace. Ayan. So, maintindihan po natin lubusan ang kaibahan ng dalawang ito. Una, yung if you will religion, meaning ikaw ang magpapasya. Kung mahal ka ng Diyos, ibinibigay ng Diyos ang kanyang pagliligtas. Pero kung ayaw mo at ayaw mo itong pagpasyahan, eh, walang magagawa ang Diyos kahit gusto kanyang iligtas. Samantalang ito namang gospel of free grace, eh talagang Diyos ang kumilos dyan. At tingnan natin kung talagang iyan ay biblical. Let us first consider some few reminders of what we have discovered about God's grace. Narito po ang ilan sa mga talata sa Biblia na nagpapakita sa atin ng biyaya ng Diyos. Una, sabi, grace has given us all spiritual blessings through Jesus, Ephesians 1:3. Ang biyaya ay nagbigay sa atin ng lahat at maraming mga biyayang espiritual. Kasama doon ang kaligtasan. Grace chose us in Christ before the foundation of the world. Dahil sa biyaya, tayo'y pinili na ng Diyos kay Hesukristo bago pa likain ang sanlibutan. This is the doctrine of what we called unconditional election. Na ang Diyos, bago pa likain ang sanlibutan, pumili na siya ng kanyang mga ililigtas. Pinili na niya ang kanyang mga tupa. Pinili na niya ang kanyang iglesia. Alam niyo po ba nung yung kanyang iglesia, ito yung kanyang bride, ito yung ikakasal sa ating tagapagligtas pagdating ng araw, yung iglesyang laganap, yung invisible church. At yun pong iglesia na yun, bago palikain ang sanlibutan, alam na ng Diyos kung sino-sino yun. Amen po ba? Ganun siya makapangyarihan. Ganun siya ka-sovereign. Yung Ephesians 1:4, nagsasabi po na pinili na tayo ng Ama para kay Kristo bago palikain ang sanlibutan. Naalala niyo pa ba mga kapatid? Yung pagpili ng mapapangasawa ni Isaac, di po ba nagpadala si Abraham ng katulong para maghanap ng mapapangasawa ni Isaac? Kasi nakatalaga na na doon sa kanyang bayan, doon sa kanyang bayan, makukuha yung babaeng mapapangasawa ng kanyang anak na si Isaac. Ang ama ganun din, bago palikain ang sanlibutan, tiyak na ng ama kung sino ang magiging kabilang sa bride ni Christ na ikakasal sa kanya pagdating ng araw. Pinili na yon ng ama. So sa pamamagitan ng biyaya, grace has determined that we will be like Jesus and we will be with Jesus one day. Ephesians 1:5. Itinalaga na yon. Itinalaga na po tayo na tayo po, ano po, ay tatanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ephesians 1:6. Nakatalaga na yon. Yung mga pinili, they will come to know Christ. They will come to get to know Christ. Kasi yun na po yun eh. Yun na po yung katadhanaan. Na po? At yun ang biyaya. Biyaya ng Diyos ang kanyang pagpili kung sino ang kanyang ililigtas. Hindi po ito nakasalig dahil ikaw ay ipinanganak sa relihiyong yon, ikaw ay isang Pilipino, o ito lahi mo, o ikaw ay isang Hudyo. Hindi po. Ang pagpili ng Diyos is in accordance to His own free will. No po?
Grace proved the blood of Christ that wash us from our sins. Yung mga pinili ng Diyos, biyaya yon, lilinisin yon ng kanyang dugo. Yung kamatayan ni Jesus ay effective, 100% powerful for those whom God has chosen to be saved. Iyon po. At ang tandaan po ninyo, mga kapatid, ano po? Ito po yung tinatawag na doctrine of limited atonement. Medyo hindi po ito maunawaan ng iba. Tandaan po natin, lagi pong ginagamit ng ibang relihiyon yung John 3:16 para patunayan na ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Let us consider that for a moment, for the sake of argument. Sabi po ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believe in Him will not perish but have an everlasting life." Ito po yung laging argumento. Sinasabi po ng mga Arminians o yung mga Remonstrants o yung ibang mga Pentecostal religion, ang pag-ibig daw ng Diyos ayon sa John 3:16 ay para sa lahat ng tao. Kasi nga po, yung definition nila ng world ay tao, lahat ng tao. For God so loved the world. At yung world na yon pertains to all creature, to all human being. Ayun, let's say for the sake of argument, tama sila doon. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. So ang ginawa ng Diyos na ito, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So if God so loved the world and He so loved it, He doesn't want that anybody perish. Kung iyon ang pananaw, ano po? So He gave His only begotten Son. To whom? Siyempre, kung mahal niya ang lahat ng sanlibutan, ibibigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa lahat ng nasa sanlibutan. Ang tanong, kung ganun, ang argumento at ang Panginoon, dahil mahal ang sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa buong sanlibutan, bakit may mga taong pupunta sa impyerno? That is the question. Bakit may mga taong hindi mananampalataya? Bakit may mga taong will land in hell? At mas marami yon. Ang sabi po ng Biblia, maluwang ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang pupunta roon, makipot ang daan sa kaligtasan, konti lang ang pupunta roon. Now let us consider for a moment the work of salvation. Ang ating paniniwala, the work of salvation is the work of the triune God. Okay, first the Father. Binanggit sa John 3:16, the Father is the one loving the world. Let's say again, for the sake of argument, it is the Father who loved the world. Jesus is the sacrifice given the Father to the world. Now, what is the work of the Holy Spirit? The work of the Holy Spirit, listen to me, the work of the Holy Spirit is seen on John chapter 3 when Nicodemus asked Jesus how to inherit eternal life. How anyone can see the kingdom of God. Ang sabi ni Jesus, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ano ba yung kingdom of God? Eh, kung ang kingdom of God, yun yung kanyang kalangitan. Sino yung king of the kingdom? Jesus Christ. And nobody can see the kingdom, even the king of the kingdom, without being born again. Ayon sa John chapter 3, verse 3. Kaya sabi ni Nicodemo, hindi niya ito maintindihan, how can that be? Papasok ba ako sa sinapupunan ng nanay ko para ipanganak na muli? Ang sabi ni Jesus, do not be marvel, unless a man be born of water and of the Spirit, he cannot see the kingdom. So dalawang bagay ang binanggit ni Jesus, born of water and born of the Spirit. Born of water pertaining to the physical birth, and the born of the Spirit is being born of the Spirit. Ipa'y pinanganak sa Espiritu. Again, hindi ito maintindihan ni Nicodemo. Sabi niya, paano ba to? No? Sabi ni Jesus sa John chapter 3 verse 7 and 8, umiihip ang hangin, hindi natin alam kung saan to galing, pero alam nating may hangin, ganun ang ipinanganak sa Espiritu. So hindi natin to
na pag-uunawa. Basta alam natin na may hangin and we can inhale and exhale the hangin, the oxygen, or yung wind. We know that there is such thing as wind. Pero nakikita ba natin ang hangin? So ganun daw yung ipinanganak sa Espiritu. Ang pagkakapanganak sa Espiritu, hindi isang ritual na gagawin ng pastor, napapatungan ng kamay at sasabihin ngayon, born again ka na. Hindi ito yung repeat after me na sumunod ka sa prayer ko, pagkatapos mong sumunod sa prayer ko, born again ka na. O kaya yung sasapi ka doon sa mga may pangalan ngayon na born again Christian, hindi po ganun. Ang sabi po ni Jesus, umiihip ang hangin. Alam nating may hangin, hindi natin alam kung saan ito patungo. Ganun ang ipinanganak ng Espiritu. So ano ibig sabihin nun? Ipinakikita lang po na itong pagkakapanganak sa Espiritu ay solely work of the Holy Spirit. Ni wala ngang partisipasyon tao eh. Ni hindi nga niya alam paano yun eh. Hindi nga niya naiintindihan paano siya ipinanganak sa Espiritu. Ang importante ron, may pagkilos ang Diyos at ang Spirit ang siyang bumubuhay at nagbibigay buhay para ka maging isang buhay spiritual again. You need to be born in the Spirit. Ngayon, ito po'y nakakagulo sa iba. Akala nila itong pagiging born in the Spirit, ito yung conversion. Ito yung panahon na natagpuan mo si Jesus at noon ka na born again. Nanampalataya kay Jesus at pagkatapos ka manampalataya na born again ka. Hindi po ganun. Kasi po, paano ang isang tao ay makikita si Jesus gayong siya, simula po nang nagkasala ang tao, ay naging alipin ng kasalanan. We are in bondage to sin. And when we are in bondage to sin, wala po tayong gagawin na magiging kalugod-lugod sa Diyos. When it comes to our salvation, it is but impossible for us to see God. We cannot see the kingdom unless yung binabanggit po sa Ezekiel chapter 36 verse 26 na ang sabi ng Diyos, I will give you a new heart. I will take the stony heart of yours and replace it with a heart of flesh. Ito po yung tinatawag na regeneration. Ito po yung paraan ng Diyos ng pag-oopera, pagtanggal sa lumang puso at papalitan ito ng bagong puso. And I will put my spirit in you, says the Lord in Ezekiel chapter 36. Bibigyan kita ng bagong espiritu. At itong bagong espiritu na ito, magagawa na nito na makita si Jesus bilang daan, katotohanan, at buhay. Dahil ikaw ay ipinanganak na sa espiritu. At kapag ipinanganak ka na sa espiritu, you will get to know Christ as the way, the truth, and the life. Noon ka lang magkakaroon ng pagkakataong makita si Jesus at manampalataya kay Jesus at si Jesus naman, ikaw ay patatawarin, maja-justify, ikaw ay magiging bahagi na noong kanyang pinagbuhusan ng kanyang dugo doon sa Kalbaryo para magtamo ng biyaya ng kaligtasan. Hindi ko po alam kung inyong naiintindihan ang aking mga sinasabi, pero ito po ang totoo. You will not going to see Christ unless you are born again by the Spirit, regenerated by the Spirit, hindi mo siya makikita. So ngayon, balikan natin sinasabi ko kanina. Kung totoo na mahal ng Ama ang lahat ng tao at ibinigay niya si Jesus para sa lahat ng tao, ang tanong, bakit hindi lahat ng tao binuhay ng Holy Spirit? Bakit hindi lahat ng tao pinagkalooban na maborn again? Bakit hindi lahat ng tao binigyan ng bagong puso at ng bagong espiritu ng Holy Spirit? So kung ganon, ibig sabihin niya yung triune God, Ama, Anak at Espiritu Santo, hindi ba nagkakaintindihan? Hindi ba sila nagkakaunawaan sa kanilang plan? Na sabi ng Ama, o mahal ko ang sanlibutan, inibig ko yan lahat. O ayan si Jesus Christ, binigay ko yan para sa lahat. Yung sa turo ng mga Pentecostal. Bakit yung Holy Spirit? Hindi binuhay ang lahat
sa Espiritu para makilala nila si Jesus. Kasi hindi naman po nagkamali ang John 3:16. Ang sabi po ng John 3:16, "For whosoever believeth will not perish." Ibig sabihin nun, hindi naman talaga totoo na si Jesus ay naparito para sa lahat ng tao. Hindi naman po ibinigay ng Ama si Jesus para sa lahat ng tao. Ibinigay lang ng Ama si Jesus doon sa whosoever. Ayan. Ang tanong, Pastor, sino yung whosoever? Yung mga sino mang sa kanya'y sasampalataya. Yung mga sino mang sa kanya'y sasampalataya, mga kapatid, tiyak yun. At yung mga sasampalatayang yun, sila lamang yung bubuhayin ng banal na Espiritu, ipapanganak na muli sa kanilang patay na kalagayang espiritual. Yun po yung basic ng faith eh. Because of the fall of man, ano pong nangyari? We inherited the original sin of Adam. Pinag-aralan po yan sa forum kahapon. And because of that inherited sin, we fall to total depravity. Wala tayong kakayahan na makilala ang Diyos. Wala tayong kakayahang manumbalik sa Diyos. Yung free will natin, bagamat we can do anything we want, pero iyon po'y in bondage to sin, ibig sabihin kahit na yung kabutihang ginagawa nating mukhang kabutihan, ay ano, influence ito ng kasalanan because we are in bondage to sin. Unless palayain tayo ron, unless buhayin tayo sa spiritual nating kalagayan, we don't have any hope of being saved. Yun. Kaya dahil doon, no po, binuhay na tayo, na-regenerate tayo, magkakaroon tayo ng faith. Makikilala natin si Jesus, mapapatawad tayo sa kasalanan, at lahat yon ay biyaya ng Diyos. Grace reached out to us when we were dead in our sins and when we are headed to hell. Ephesians chapter 2:1-4. Grace loved us, grace gave us life, grace has secured even our future. Ephesians 2:6-7. Naintindihan niyo po, biyaya lang ng Diyos 'yon. No po? At tingnan po natin ano po sabi ng Ephesians chapter 2:8-10. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Yan po ang sinasabi. Ano po? So, tingnan po natin, pag-aralan po natin yan. Tingnan natin ang free grace o yung religion of free grace na ayon po sa Ephesians chapter 2:8-10. Ang sabi po ng talata, "For by grace are ye saved." Mahirap bang intindihin yan? Hindi po yan yung if you will, no? Kundi yan ay biyaya talaga ng Diyos. At malinaw na sinasabi dyan, it is not of yourselves. It is a grace through faith and that not of yourselves. So, ibig sabihin talagang dinidisregard natin yung religion of if you will because hindi po ito biblical. Wala po tayong kapasidad na manampalataya sa Diyos para magtamo ng kaligtasan. Ito ay biyaya ng Diyos. At ang biyayang ito, again, yung pag-aaral natin kanina, ito yung bumuhay muna sa atin sa patay na kalagayan. Planado na ito ng Diyos bago palikain ang salibutan na meron siyang ililigtas. At itong kanyang mga ililigtas, bubuhayin niya sa patay na kalagayang espiritual at dadalahin nila kay Kristo para manampalataya at mapatawad sa kasalanan. Yun po yung order of salvation. Mahalagang pag-aralan ito eh. So ano po ba meaning niyang grace na yan? Para lubusan nating maintindihan. Ano ba yung grace? Kapag ang sinabing ang kaligtasan na grace, grace is the unmerited favor of God for the undeserving. So ibig sabihin, kaya tinawag na biyaya, undeserving. Hindi karapat-dapat.
So, kung ikaw ay merong kakayahan at kung ikaw ang nagpapasya para sa iyong kaligtasan because of the if you will religion of some sort, eh ibig sabihin nun, deserving ka dahil ikaw ang nagpasya. Eh, hindi biyaya ang tawag doon. Kasi ang biyaya ay unmerited favor of God for the undeserving. So, the grace of God means that God reaches out to those who deserve nothing but His judgment and condemnation. No, alam natin yan, lahat ng tao nagkasala doon sa pag-aaral natin sa forum kahapon. No, we every one of us, because of the fallen nature and the inherited Adamic nature, we fall into sin, we fall in the state of total depravity and total inability. We deserve nothing but wrath. We deserve nothing but judgment. We deserve nothing but condemnation. So the grace of God means that God turns His favor toward those who deserve His wrath. Yun pong ibig sabihin ng grace. Ang pag-ibig na ito, ang biyayang ito ng Diyos na sa kabila ng ang dapat tanggapin ay galit, ang dapat tanggapin ay parusa, pero binaliktad ito ng Diyos, tumingin siya doon sa dapat tumanggap ng parusa at ito ay pinagkalooban niya ng biyaya. And take note, hindi lahat binigyan ng biyaya. Katulad din ng panahon ni Noe, tingnan lang po natin ito. Sa panahon ni Noe, pinatay lahat ng tao dahil sa kasalanan. All human deserve what? Deserve the wrath of God. In Genesis chapter 6, sabi, abot sa langit ang kasamaan ng tao. Kaya ano sabi ng Diyos? Lilipulin ko ang taong aking nilikha. So wala siyang ititira supposedly. Bakit? Lahat eh. Si Noah, hindi naman sinabing si Noah walang kasalanan. Hindi naman sinabing yung pamilya ni Noah ay walang kasalanan. Nakatagpo lang sila ng favor ng Diyos. At saan galing yung favor ng Diyos? Ang tawag doon, grace. Kaya from the Old Testament magpahanggang ngayon hanggang sa susunod na panahon, nag-ooperate po ang pagliligtas ng Diyos ayon sa biyaya. Ayon sa kanyang biyaya. No effort. Kaya yung salitang favor, no, yung favor na laging naririnig natin na favor, ano, pinapaboran ako ng Diyos kasi ganito ako, mabait ako, ganito. No. Talagang it is on God's discretion and on God's free will. Kaya nga grace yun eh. We are not deserving of any favor from God. Pero ayon sa kanyang kalooban, sa kanyang kagustuhan, on His own free will, nagbibigay siya nito sa mga undeserving. Po, it means that God reaches down to those who cannot reach up to Him. It is God who reaches down to those who cannot reach up to Him. It means that God goes to those who will not come to Him. Lost sinners are dead, radically depraved, totally deceived and utterly doomed in their sins. But God, in His grace, reaches out to save them by His amazing, abundant grace. Sabihin niyo po sa akin kung hindi totoo ang doctrine of unconditional election. Halimbawa, yan, dyan sa pananaw na yan, lahat ng tao totally depraved, patay sa espiritu. Kapag patay, ano po ang kalagayan nun? Walang kaibahan yan sa kalagayan ni Lazaro. Naalala niyo po ba si Lazaro nung siya ay namatay? Nagpaliban pa ang Panginoon ng 3 days bago siya pumunta. Pagdating niya po ron, ano sabi ng mga tao, ni Maria at ni Martha, kung nandito ka lang Panginoon, hindi sana namatay ang aking kapatid. So, ibig sabihin, everyone on that place believed that Lazarus was dead. Anong ginawa ni Jesus? So dumating si Jesus, anong ginawa niya? Tinawag niya si Lazaro. At pagtawag niya kay Lazaro, si Lazaro ay nabuhay. In the same manner, ganun binubuhay ng Diyos
ang espiritu ng mga taong patay, ang radically depraved human being, the sinners who are dead because of sin. Tandaan po ninyo, ano po? Ang tao ay dalawang bahagi. Ang espiritu at yung katawan. Buhay tayo sa katawan, pero yung ating espiritu patay dahil sa kasalanan. We are in bondage, totally deceived, utterly doomed because of sins. At malibang ang Diyos, katulad ng kanyang ginawang pagtawag kay Lazaro, ay gawin nyo sa ating patay na espiritu, walang pagkakataong makikita natin ang Diyos. Tandaan po ninyo. Kaya kung kapatid, ikay nakikinig sa akin ngayon, at ikay nananampalataya kay Jesus, nakita mo si Jesus bilang daan, katotohanan at buhay, eh napakapahalad mo dahil isa ka sa pinagkalooban ng biyaya ng Diyos, ng kanyang kapangyarihang buhayin yung patay na espiritu mo para makilala mo ang isang espiritual na being, which is Christ. How can we know Christ unless binuhay tayo sa ating kalagayang espiritual? Amen po ba? So, ano po ang biyaya? Ano po? Grace means that God reaches out to those who deserve nothing from Him. Katulad ng mga patay sa espiritual na kalagayan, palutang-lutang sa kalagayang patay, eto si Jesus ngayon dumating, sinabi sa ating espiritu, Ruel, mabuhay ka, o ikaw, Pedro, mabuhay ka, ikaw, Juan, mabuhay ka. Pag nabuhay na po tayo sa kalagayang espiritual, buhay na yung ating spirit, ano mangyayari? We will come to get to know Christ. And it is the Holy Spirit who accomplished the task of regeneration. Yun yung pagiging born again. Kaya tandaan ninyo, pag ang tao hindi born again, kahit anong gawin ninyo, kahit anong paliwanag ang gawin ninyo, kahit anong turo ninyo kay Jesus, hindi nila yan mauunawaan, hindi nila yan tatanggapin, hindi nila yan uunawain. Sapagkat ang makakaunawa lang nito ay yung mga taong binuhay na ng Panginoon sa kalagayang espiritual. Na born again na. Kaya, minsan nakakatawa pag tinanong, born again ka ba? Ang akala nila yung born again ay pagsapi lang sa isang relihiyon ng Pentecostal. Hindi! Ang pagiging born again ay pagkilos ng Diyos kung saan, pagkilos ng Espiritu ng Diyos na kung saan yung patay nating Espiritu, bubuhayin niya. Sabi, paano ba yon? Eh, hindi ko alam. Kasi ang sabi ng Panginoong Yesus sa John chapter 3, verse 7 and 8, umiihip ang hangin, hindi nga alam saan galing eh. Hindi nga alam kung nasaan yung hangin, hindi naman natin nakikita eh. Ang sabi niya, ganon ang ipinanganak sa Espiritu. So, tanging basihan mo na lang bilang ikaw, tao. Ang basihan mo na lamang kung talagang ikaw ay born again at ipinanganak na sa Espiritu, ano? Ito, yung susunod. No po? Ang sabi po ng talata, Paul says, it comes to us through faith. So, yung grace will come to us, yung biyaya ng kaligtasan will come to us through faith. Iyan ang magiging resulta. Magkakaroon ka ng pananampalataya. And what is faith? The word faith refers to a conviction of the truth of something. No? Yung word na faith o yung saving faith refers to a conviction of the truth of something or a belief. Kaya hindi ho po pwede, tandaan po ninyo, wag ho kayong maniniwala dun sa nagtuturo kahit pa gaano karunong ito, kahit pa ito ang pinakamataas sa pinuno ng relihiyon nyo. Kapag nagturo po na mauuna muna yung pananampalataya bago yung born again experience, hindi po yung totoo. Eh, linaw-linaw naman eh. Paano ka magkakaroon ng pananampalataya kay Hesukristo sa kalagayan mong ikaw ay patay sa Espiritu? Uunahin mo nang buhayin yung Espiritu. At pag buhay na yung Espiritu, sabi ni Apostol Pablo, yung biyaya ng kaligtasan makakamit through faith. Ayan. So, saving faith is simply coming to the place
where one believes with absolute conviction that everything the Bible says about Jesus is true. Ano ba sabi ng Bible kay Jesus? Jesus is the way, the truth, and the life. Ano pa ho? Marami pa hong sinasabi tungkol kay Jesus ang Bible. At ang pinakasinasabi ng Biblia tungkol kay Jesus, siya po ang gospel. Salvation is not the result of doing anything. It is the result of a lost sinner simply taking God at His word. And that is the clear teaching of some of the greatest, clearest verses in the Bible. Romans 10:9, ano ang sabi? That if thou shalt confess with thy mouth that the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Ano po? Yan po yun eh. Yan po yung ebanghelyo. The Bible is crystal clear on this matter. The way of salvation is simply taking God at His word and believing the word, believing the gospel. Ano ba yung gospel? Ano ba yung ebanghelyo? Alam niyo po, minsan masyadong kinukomplikado yung ebanghelyo. Ayan lang naman ang ebanghelyo. 1 Corinthians 15:4 and 5. Na si Jesus ay namatay, inilibing. Si Jesus sa ikatlong araw bumangon sa mga patay. Nakita ni na Pedro at ng 12. At ano ang sabi? Who was delivered our offenses and was raised again for our justification. Yan po ang turo ng mga apostol. Yan po ang turo ni Pedro. Yan po ang turo ng mga alagad. Pati na po yung si Felipe na tinuturuan yung yunoko na yung pinagshare ng ebanghelyo ng ni Felipe, yung yunok. Yan lang po yung binahagi niya eh. Na si Jesus ay namatay. Alam niyo, mabuti pa nga yung mga Roman Catholic, meron silang kanta eh. Yung kanta ng mga Roman Catholic, gospel yun eh. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Tanong, do you believe on that? Pag nanampalataya ka doon sa ebanghelyong yun, mga kapatid, isa lang ibig sabihin nun, regenerated ka. Isa lang ibig sabihin nun, born again ka na. Nakuha niyo po? So our works will never get us into heaven. The only way into heaven is by faith in the finished work of Christ on the cross. Sa cross, ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay, siya'y namatay, siya'y inilibing, sa ikatlong araw siya'y nabuhay sa mga patay. Kasi kung siya'y namatay, hindi siya nabuhay, hindi po siya ang Kristo. So what Jesus did on the cross, it is a finished work. When He shouted, Tetelestai, it is finished, the work of salvation. Noong mga ibinigay ng Ama sa Kanya, ay finished na. Amen? Kaya yung mga pinili, yung mga unconditionally chosen and unconditionally elected by God, sino yung mga yon? Yung Kanyang mga tupa. Sabi po ng Biblia, they will hear my voice, no? My sheep will hear my voice and they will come to me. They will follow me. Kaya ang Panginoong Hesukristo naparito para saan? Para sa Kanyang mga tupa. At ang sabi nga niya, may mga tupa ako na hindi pa kasali sa sheep pen na ito. And that is in reference to the Gentiles. So makikita po natin mga kapatid na ang Panginoong Hesukristo namatay para sa kanyang mga tupa. Kaya tandaan po ninyo, yung pong isang tao kapag nakilala si Jesus at nanampalataya sa kanya, hindi po yung dating kambing na naging tupa. Yung pong, hindi po totoo yun. Naparito si Jesus, hindi para sa mga kambing. I come to lay my life to whom? Ang sabi ng Bible, to the sheep, to my sheep. Naparito si Jesus para sa mga tupa, hindi para sa mga kambing. Kaya
Hindi po totoo yung sinasabi ng mga pastor na yung tao dati kambing, pagkatapos nung nanampalataya naging tupa. Hindi po yun. Tupa na yun before. Because Jesus came for the sheep. Tupang ligaw nga lang. Tupang ligaw. At tupang patay. Binuhay na yung tupa, nakakayan na ng palataya, and they will hear the voice of Christ. Nako, hindi naman po mahirap, hindi naman rocket science para hindi maintindihan eh. But then again, kagaya ng sinabi ko, ang makauunawa lang nito ay ang binigyan ng pangunawa. Sabi ni Pablo, ganito po ang sabi niya, Philippians 3:9, "And be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through faith of Christ, the righteousness which is of God by faith." Na walang masusumpong ang katwiran sa atin. Sabi nga ni Pablo, itong righteousness na ito, hindi ko naman righteousness eh. Yung righteousness na nagpawalang sala, hindi ko yan righteousness. Yung righteousness na yan ay galing kay Christ. Kaya sa krus ng Kalbaryo, yung walang kasalanan na matay at ipinako sa krus, yung kanyang katwiran, yung righteousness niya, because He committed no sin, it was imputed to us. It was given to us through faith. For by grace you have been saved through faith. That faith, sola fide, when you believe in Christ, Christ gave you His righteousness. And you, and once and for all, we are covered by His blood. God will no longer see our filthiness, will no longer see our unrighteousness, but God will see the righteousness of His Son through us. Yun ang tinatawag na biyaya. Ano po? Pati yung iyong pananampalataya kay Jesucristo, hindi bunga yan ng iyong effort. Kaya tandaan po ninyo, hindi lahat mananampalataya kay Jesus. Kaya nga po yung John 3:16, whosoever lang yon. At yung mga whosoever na yon, take note, pastor, hindi para sa lahat ng tao yan. Para lang yan sa mga elect. Pambihira naman. Di ko alam kung saan nyo pinagahagulap yung mga doktrina theology ninyo eh. Kasi ang mananampalataya lang ay yung binuhay ng Espiritu. Sino yung bubuhayin? Yun lang po yung mga tupa. Yun lang po yung mga pinili ng Ama. Philippians 1:4, bago palikain ang sanlibutan. Ayan. So sana naman po ay maintindihan. Sa bagay, kung ayaw intindihin, wala tayong magagawa kasi iyon na po yung pinaniwalaan. Kahiyaan na po ito. Taya na ang pangalan, taya na ang posisyon bilang makapangyarihan sa relihiyon, eh hindi na po yan isusuko. Magkakahiyaan na po. So, sabi po, when faith brings us to Jesus, we are given His righteousness. Yan, nabanggit ko na po kanina yan. 2 Corinthians 5:21, ano po ang sabi? For He had made Him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Ayan, yan yung great exchange na tinatawag. Sa pamamagitan ng kanyang katwiran, ibinigay niya yung sa atin, yung ating karumihan, ay kinuveran, tinakluban ng kanyang kalinisan. God the Father will look at us right now as righteous because of Christ. Amen? Ayan, so, tingnan natin naman yung Ephesians 2:10. Dito po, dahil po sa ginawa ng Diyos, again, sino ang gumawa? Si Jesucristo. Ang sabi po dyan, for we are His workmanship. Look at the word workmanship. Ano ba ibig sabihin yan? Yung pong ibig sabihin ng workmanship, na po, means that which is made, it is a work or a work of art. Yan po yung ibig sabihin ng workmanship eh. Workmanship means that which is made or which is a work or a work of art. It comes from the word that gives us the word poem. Yan po, yung poem, it is a work of art. It refers to a piece of literary workmanship. It came to refer to an author's magnum opus. Ano ibig sabihin ng magnum opus? It is a Latin word for greatest literary achievement.
So kapag sinabing you are a workmanship of God, no, we are a workmanship of God, we are God's greatest literary achievement. In other words, it refers to His masterpiece. Ano yung masterpiece na yan ng Diyos? Binanggit po yan, nagsimula sa Ephesians chapter 2, 8, and 9, na ang sabi roon, ano po ang sabi? For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is a work of God, it is not the work of the flesh, so that no one may boast. Pagdating ng 10, we are His workmanship. So, ibig sabihin, yung mga pinili ng Diyos, binigyan ng biyaya para manampalataya, ang sabi dyan eh, workmanship tayo ng Diyos. We are His masterpiece. Ano po? The word created means to form or to shape. No? It refers to making something out of nothing. For we are His workmanship created in Christ. The word created means to form, to shape. Yung dati pong patay sa kalagayang espiritual, pinakaelaman po yun ng Holy Spirit, ipinorma, ginawa, at ginawa from something from nothing. It speaks of a new thing. Kapag pinakaalaman at ginawa na bago na ito, and that is what the child of God is. One moment he is dead in trespasses and sins, and the next he is alive in Christ. The believer instantly becomes a child of God and is forever changed by the power of God. Amen. Ano po? Kaya nga po, pag ang makasalanan ay naligtas, it is the greatest of all miracles. And it is the greatest demonstration of God's creative power. It is the, ano tawag doon? Workmanship of God. Yan ang sinasabi, when God saves a sinner, a new person is formed. 2 Corinthians 5:17, therefore if any man be in Christ, ano na siya? He is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Wala na. Yung unrighteousness niya, wala na yon. Yung slavery to sin, wala na yon. He is no longer slave to sin because of Christ. Because of the regenerating power of the Holy Spirit. Because of the Father's election. Kaya kung titingnan po natin, ano ang ginawa ng Ama? Siya ang pumili bago palikain ang salibutan. Yung mga pinili ng Ama bago palikain ang salibutan, tinubos ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. At yung mga yon na tinubos, bubuhayin ng Espiritu Santo para makita nila yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ganun kasimple. That is how simple the work of salvation is. Ang tanong, nasa nang iyong ginawa doon? Wala. Nasaan ang ginawa ng tao doon? Wala. Kaya lagi natin sinasabi, the work of salvation is the sole work of the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Father chooses those whom He will save before the foundation of the world. Alam na yon. Alam na kung sino ang maliligtas. Ganon ka makapangyarihan ng Diyos. Hindi po alatsamba ang Diyos na ibinigay yung kanyang bugtong na anak. Bahala na kayo dyan. Kung sino may gusto, kung sino ayaw, bahala kayo. Hindi ganon. Hindi ganon. Tiyak kumpara kanino si Jesus. At ito po ay 100% sure. Si Jesus ay para sa kanyang mga tupa. Si Jesus ay para sa kanyang bayan. Si Jesus ay para sa kanyang bride. Sino yun? Yun yung mga sasampalataya. Yun yung whosoever sa John 3:16. Tiyak yun. At yung mga yon, yun yung pinili ng Ama bago palikain ng salibutan at siguradong bubuhay ng Espiritu Santo sa kalagayang patay sa espiritual. Naiintindihan nyo po ba ang sinasabi? Something that has never before existed comes into being at the instant of salvation. So the word for
carries our thoughts back to the preceding verse. Ano po ang sabi ng Ephesians chapter 2, 8 to 10? No, for by grace you are saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works. Sabi ni Pablo, it is not of works, lest any man should boast. Kaya ibabalik ko ang tanong, nasaan ang ginawa ng tao para sa kanyang kasalanan? Nasaan ang ginawa ng tao para sa kanyang kaligtasan? Nasaan dyan yung if you will? Wala! Wala! Kaya nga hindi siya not of works nga eh. So that no one should boast. Tandaan po ninyo mga kapatid, we did not turn over a new leaf. We did not just decide one day to change our lives. Salvation occurred when God Almighty came to us in grace, made us, made our dead spirit alive through regeneration of the Holy Spirit. And the Holy Spirit, the Father, drew us near to Jesus and gave us the faith to believe in Him. And then we became new creatures, but we did not make it ourselves. We are the work of the hands of God, and we owe Him all the glory. Kaya, solus Christus, solo gracias, solo fide, and soli Deo gloria. There is no room for us to brag about who we are or what we have in Him. Yan po ang sinasabi ng Scripture, kaya ang final authority para sa salvation ay ang Scripture, sola Scriptura. Diyan po papasok yung limang solas ng Reformation. At yan ang ating pinaniniwalaan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Pasensya na kayo kung natatawa, kasi po, napaka-basic po nitong ating pinag-aaralan, pero para sa iba, ito po'y ubod ng salimuot. Ganun pa man, atin po itong pinipilit na ipaunawa sa pinakamababaw na paraan na atin pong ginagawa, at naniniwala po ko, ito po, yung mga pinili ng Diyos, yung mga tupa, maririnig ang tinig ng Panginoon, at they will follow. Purihin ang Diyos mga kapatid, pagpalain kayo at magkita po ulit tayo bukas, the same time, the same channel, huwag doon sa kabilang channel, no po. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.